Ang nakikita nyo ngayon is tinatawag naming elevator na wherein ang function nito is itataas niya yung event, okay, sa socket. Now, of course, bago mo siya bunutin, kailangan mo muna i-separate yung gums from the tooth, no? So, ang nakikita nyo ngayon is ang tinatawag naming gum separator. Ang gum separator is very important sa dentistry kasi sineseparate niya muna yung gum line sa tooth structure bago mo siya gamitan ng forceps. So, depende sa iyo kung gusto mong unahin sa lingual area or sa labial area or sa buccal area, yung kanina nakita nyo. So, depende sa access nyo, no? So, like in this case, ang nakikita nyo, nasa lingual area ako. Well, actually, ang nakikita nyo ngayon is a model cast, meaning to say, model siya, wherein, dito pwede mong pag-aralan lahat, no? Sa model cast siya. So, since ang case natin is first molar, yun. Yan yung specimen natin. So, ang nakikita nyo ngayon is, gumagamit ako ng forceps na tinatawag namin number 17 or 17. Yan yung pangalan ng forceps na ginagamit namin pag yung ngipin ay buo pa. So, pag we do the extraction, tapos buo yung ngipin, forceps 17 or 17 ginagamit namin. Yun, yung next na nakita nyo is 16, no? O tinatawag namin cow horn kasi para siyang sungay ng kalabaw, cow horn siya. Nilalagay mo to sa furcation area, kung saan nagjo-join yung root, no? So, pang ano rin to, pang ginagamit din namin to sa first molar ng ngipin. Of course, bago mo gawin lahat, you have to make sure na everything was already being luxated, like that. Ah, hindi ko pala pinakita sa inyo paano mag-luxate, no? So, mamaya konti, papakita ko sa inyo how to luxate. So, basta ngayon ang nakikita nyo is gumagamit ako ng cow horn na ina-adapt ko sa first molar. Which is, ito yung ginagamit namin madalas lalo na pag very prominent yung root area. Ilalagay namin to. Tapos, pag prenest mo yung forceps, bigla na lang tataas yung ngipin. So, that's a cow horn. Well, marami kaming instruments na ginagamit. And isa dito is yung tinatawag namin yung next na instrument na papakita ko sa inyo. Pag na naputol yung ngipin. Ah, ito pala. Wait, bago yon, ang makikita nyo is tinatawag namin rondure. Okay, rondure is para siyang nipper. Pero ito kasi ginagamit namin sa buto. Tapos ito, meron din kaming nail file. Bone file ang tawag namin. Which is equivalent sa nail file, no? Bone file, tapos buto naman ng, ano mo siya, pantanggal ng mga sharp edges. Okay, yun. Yan yung model cast na usually pinag-aaralan ng mga dentista at saka ng mga dental student pag nasa school ka, no? Now, ano ba ang significant ng mga instruments? Kasi dapat alam mo ano talaga instruments na ginagamit. Like for example, eto elevators. Ang tawag dito elevators. Ginagamit namin to kung gusto mong igalaw muna yung ngipin bago siya bunutin. So, ang function niya is parang sineseparate niya yung mismong ngipin sa bone structure. So, maraming klase to. Small, medium, large. Meron to. Small, medium, and large na straight elevators. Meron din tinatawag na curved elevators. But, usually, ang ginagamit namin, straight elevators lang kaya na. Okay. So, nakikita nyo ngayon, sinusubukan natin gamitin yung straight elevators. Oh, no? Karamihan, depende sa accessibility ng pasyente. Pwede mo tong gamitin sa place na very accessible ka. So ngayon ang nakikita nyo, ito gum separator naman ang tawag dito. So sineseparate niya yung gum.
no? So yung function ng gum separator. So maraming instrument guys, no? Maraming instrument na kailangan pag-aralan when you take up dentistry. So shout out sa mga friends natin na nag-aaral ng dentistry. So ito, papakita ko sa inyo yung number 17 to. Kung buo pa yung crown, like kagaya kanina. So, yon, i-adapt mo yan. Tapos, of course, meron kang finger rest. Meron nakahawak sa buto sa lingual at saka sa labial or sa bakal or sa pisngi. So, may hahawak dapat. Tatawag kaming finger rest. So, meron ding ito. Next is yung cow horn, no? Kagaya kanina, pinakita ko. Cow horn dahil para siyang sungay ng baka. So, yun, nilalagay yan sa forcation area para mas adapted siya. Tapos, after nun, it has to be well adapted. Tapos, i-grip mo ng maigi para umakyat na lang yung ngipin ng kusa, no? Alright, tapos, ayun, like sinabi ko kanina, may ibang instrument pa. Yung papakita ko next sa inyo is 44. Ito ang ginagamit namin pag naputol yung ngipin sa dalawa. So, pag mga root fragments, ito yung ginagamit namin. Ibig sabihin, naputol yung ngipin. 44. Kasi maliit yung beak nito, kuhang-kuha niya yung ano. So, you just assume na naputol yung ngipin, yung malaking molar mo, into half. Sisiksik mo yung beak niya dyan sa mismong ngipin para makuha mo ng buo. So, yun yung function ng forceps number 44. At saka marami pa mga forceps na available. Iba't ibang brand. Okay? Yun, like what I've said, narito tayo ulit. Pinapakita ko ulit yung bone file, no? So, very important din ang bone file. Now, we take advantage of the bone file kasi ayaw namin ng sharp edges. Kasi pag nag-heal yung mismong gum mo, tapos may matulis doon, magkakosya ng pain sa pasyente. Mamaya konti may kita nyo paano gamitin yung bone file sa live patient. So, yung next video, may kita natin yung video na to na live, no? Sa actual patient. Sa lower jaw. Okay, guys? Thank you.
So yung molars kasi, yung molar kasi is usually bi-rooted yan, guys, no? So nakikita nyo, bi-rooted siya. So sa case natin, na yung nabunutan natin is bi-rooted. Bi-rooted. Alright, so ang next step natin is we have to make sure na yung socket is not sharp. So gagamit tayo ng tinatawag naming rondure. Ito yung instrument na equivalent sa layman na ang tinatawag nilang ano ba to? Clipper or pang nail file, no? Okay, ano siya? Nipper, equivalent sa pag napuputol ka ng nail, nipper, no? Pero dito sa amin, ang tawag sa amin sa dentistry, ang tawag namin dito rondure. Rondure yung instrument na to. So ang ginagawa niya, kinakat niya yung mga sharp bones. Kasi ang purpose nito para pag nag-heal yung mismong ano, yung mismong gum, ano siya, smooth, no? So like eto, nakikita mo, gumagamit kami ng bone file. So equivalent naman sa layman is nail file, no? Para siyang nail file, pero sa dentistry meron kaming ginagamit na bone file. So yun, yung bone file, kailangan, ang function nito, pwedeng pull and push, but depende sa preference ng operator. But karamihan, basta ang function lang nito is para maging dull yung mismong ngipin, walang sharp edges. Okay, yan yung function ng bone file. So guys, kung gusto nyo yung mga ganitong topic, or kung meron kayong mga topic na gusto i-discuss about dentistry, feel free to write on the comment section, guys, ha? Para next time, pwede ko kayo i-shout out. At the same time, popost ko yung suggested na topic na gusto nyong pag-usapan sa channel ko. So, by the way, this is Dr. Marcial signing off. Thank you very much. Mabuhay po kayo.